Sa wakas ay dumating na kahapon, araw Miyerkules, March 9, 2021, ang pinakahinihintay na dalawang bagong T-129 attack helicopters kasama na ang kanyang logistic support at ito ay nakasakay sa dalawang A-400 Airbus na pag-aari ng Turkish Air Force. Ito ay dumating kahapon ng 12:30 sa madaling araw doon sa Clark Air Base. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang aircraft ay binubuo ng dalawang batch na 6 na units of attack 129 helicopters na nakuha ng Philippine Air Force mula sa Turkish Aerospace Industries sa halaga na abot na hanggang $269 million o katumbas sa 13 billion piso at ito'y kaparte sa Horizon 2 of Modernization Program of the Armed Forces of the Philippines. Ang dalawang attack na helicopters ay napakamoderno ito at kapareho ng mga attack helicopters na ginagamit sa ibang bansa at marami itong maitutulong sa tinatawag na surface strike capabilities at makatulong din ito sa mga military campaign ng Armed Forces of the Philippines. Ang T-129 helicopters ay isang twin-engine tandem-set multi-role attack helicopters na nakabase sa Augusta A-129 Mangusta platform. Ang nasasabing helicopters ay flexible at may adaptable weapons configuration solution at para sa gagamit nito sa battlefield, ito'y sadyang ino-optimize o dinidesinyo para sa hot temperature at pwede ito gagamitin night and day sa high altitude performance kaya nito sa anumang geographical and environmental condition. Ang mga bagong na i-deliver na T-129 attack helicopters ay makapagdagdag sa kasalukuyang dalawang units AH-1S Cobra helicopters na galing sa Jordan at kasama pa ang ibang attack helicopters ng Philippine Air Force, ang Augusta Westland AW-109 at ang MJ-520. Laya, ano ba yung features nitong attack helicopters and dalawa lang ba itong binili ng Pilipinas, Turkey? Gayang binili na yan ay anim lahat, ano, pero dalawa pa lang yung dumating at bahagi nga yan nitong AFP Modernization Program Horizon 2 ng Armed Forces of the Philippines. Anim nga yan na binili sa Turkey. Kanina madaling araw yung dalawa ay dumating at itong chopper na ito ay T-129 attack chopper. Dumating yan sa Clark Air Base, Pampanga. Sinabi ng Turkish Aerospace Industry na mayroong twin engine ang T-129 attack helicopter. Aga, may kakayahan niyan lumipad kahit na anong weather condition, araw man o gabi, o kahit na may mga bulubundukin o rough na lugar. At ayon sa mga official ng Philippine Air Force, ang helicopters ay dadaan muna sa inspection at test flight bago ito formal na tatanggapin ng Philippine Air Force plate. Sa panahon na makomisyon na ito sa serbisyo, ito i-assign sa Philippine Air Force 5th Strike Wings na nakabase sa Sangley Point, Cavite para gagamitin sa pagsuporta sa ground troops at armed surveillance and reconnaissance mission. Ang T-129 attack helicopters ay may laser range finder, helmet mounted display system for night vision at emergency locator system para magpahintulot na makapag-operate kahit gabi at mayroon itong payload capacity na abot hanggang 1,200 kilograms kaya kaya nitong magdadala ng mabigat ng mga high-powered weapons gaya ng anti-tank guided missiles, air-to-air missiles, rocket and 20mm turreted 3-barrel gun system. Noong nakaraang April ay pinahayag ng Turkish Aerospace Industry Company na nanalo sila sa US export license para sa pagbinta ng 6 na helicopter gunship para sa Pilipinas. At ayon kay Philippine Department of National Defense spokesperson si Arsenio Andulong na ito'y nakabase sa latest development na kanilang inaasahan na ang unang dalawang units ng T-129 attack helicopters para sa Philippine Air Force ay may i-deliver na sa buwang ito at ang final na dalawa ay sa 2023 na may i-deliver at makumpleto ang lahat na 6 na helicopter. At ayon pa kay Andulong na ang helicopter ay nagkahalaga ng $269 million at ito'y government-to-government contract. Ang 5-ton T-129 twin-engine o dalawang makina na helicopter na ito ay multi-role attack helicopters
na originally under license sa Italian-British company na Augusta Westland at nagabase ito sa A129 Mangusta. Ang Augusta Westland ngayon ay may Leonardo Helicopters kasunod ng pagpalit nito ng pangalan. Ang company ay Italian, subalit mayroong operation doon sa UK or United Kingdom. Ang T129 ay naging kaparte sa Philippine Air Force 15 Strike Wings na kung saan ang mga pilot at crew ay nagsagawa ng training para sa nasabing helicopters doon sa Turkish Aerospace Industry Headquarters sa Ankara, Turkey noong nakarang buwan ng Mayo at Agosto 2021. Ang aircraft na ito ay pinakauna na nakatuon o dedicated attack helicopters na nag-operate sa Pilipinas. At ang 15 Strike Wing ay magpalipad kasama ng MD-5336 Light Attack Helicopters at ang Leonardo at ang A109 Armed Transport Helicopters. Ang Pilipinas noong mga nakaraan ay gumagamit ng mga armed helicopters sa kanilang operation laban sa mga insurgencies at hanggang ngayon, lalo na sa Mindanao na kung saan maraming mga separatist and Islamic State-linked militant na aktibo hanggang ngayon. Noong November 2018 ay plano ng Philippine Air Force na kukuha ng 8 o 10 na T-129 at attack helicopter. Ang order na ito ay nagkaroon ng delay dahil ang US government ay alanganin na mag-issue ng export approval para sa mga US-made components, lalo na ang LHTAC T-800 turboshaft engine. Pero kalaunan ay na-approve din ang pagbinta ng mga helicopters para sa Pilipinas. At pati ang Pakistan ay nakaranas din ng restriction para sa pagbili ng helicopters. Kaya ang Pilipinas ay naging pinakaunang export customer para sa T-129 attack helicopters. Ang T-129 helicopters ay sadyang dinidisenyo para sa advanced and reconnaissance mission in hot and high environment and rough geography both day and night condition. Noong 2007 ay nag-umpisa ang attack program para makamit ng Turkish Armed Forces ang kanilang kailangan para sa attack and tactical reconnaissance helicopter. At noong March 2007, ang Turkey ay nagpahayag sa kanilang desisyon para makipag-negotiate sa Augusta Westland para mag-develop ng 51 na attack na helicopters base sa Augusta A129 Mangusta. At ito'y inasimbol sa Turkish Aerospace Industries. Ang T-129 helicopters ay equipped ito sa tinatawag na Hunter-Casa Integrated Control System na sadyang dinidesign para sa nasabing helicopters. Ang system na ito ay para magkaroon ng automatic orientation of target detection and weapon system or ASEL Flare 300T para sa multi-purpose mission. At equipped din ito sa advanced electronic warfare and control measure system na nakapagdagdag ng survival capability sa battlefield. Ang electronic warfare and countermeasure system ng nasabing helicopter ay nagtatampok ng mga radar warning receiver system or RIAS, radar frequency mixer system RFQS, at laser receiver system LIAS. At mayroon din itong mga warning system gaya ng FIS, combat measure firing system, and infrared. At ang T-129 attack helicopters ay magagamit rin para sa mga anti-armor, arm reconnaissance, ground attack, asymmetrical, fire support, at short-range anti-aircraft roles. At armado ito ng 20mm 3-barrel rotary cannon na nakalagay sa nose turret at may 500 ammunition capacity at may 76 unguided 70mm rockets para sa air support. Hanggang sa susunod, maraming salamat.